Grabe, nakakatuwa talaga makakita ng mga lumang bahay na ganito, no? Lalo na ito, 18th century. Ah, ito na. Tapos naging ganito na nung tumagal. Grabe, ang laki ng bahay. Second owner na is malaking pamilya sila. Ayun, no, mga kaitsubero. Nakaukit talaga siya sa may pato. So may patunay na 1730 itinayo ang bahay. Tayo galing sa Yap San Diego Ancestral House. Ayan, so meron pa tayong pupuntahan na isang galing na ito. Ayan, so meron tayong pupuntahan pa na isang lumang bahay. Okay, so eto na yun mga kaijubero. 1730. Ayan o. Ah, kung sukong titignan mo, parang ano, parang hindi dito yon, pero nasa dulo siya mga kaitsubero. So meron lang siyang bayad na 100 pesos, pero okay lang. Ayan. So dun din sa may Yap San Diego, 100 pesos din yung entrance fee. Eto na ba siya? Ah, replica. Okay, okay. Parang harap lang yung may ganyan, ano? Oo. Ah, ito na. Yes, kasi it was built 1730. Oh, this one. So, yes. That's the... So, ito po yung kasama sa inyo. Hello, boss. Ito na lang sila. Okay. Enjoy. Thank you. Grabe, nakakatuwa talaga makakita ng mga lumang bahay na ganito, no? Lalo na ito, 18th century. No? Ayan. Halika, pasok tayo. Staircase. So mamaya puntahan natin yan. Wow. Hello, sir. Magandang umaga. Magandang tanghali. Ito po yung miniature ng sa labas before. Well, ito po yung panong 1873. Tapos sinabi ng kabila na sila yung pinakamatanda. Ito po yung San Juan Bautista Church. Nung yan, hindi na sila gracious kasi parang sinira siya ba? Because of the conflict of the Augustinian and Jesuits. Oo. Po yan, sa gitna po, yan po yung statua ngayon. Ang galing ha? Talaga nakopya nyo. Kasi ano ito eh, yung 1800s na. Oo, oh, okay. Yung mga pa. Yan, eh, yung sa, ang tawag ito, sa Bar San Diego is ano pa yan dyan eh, yung 1800s. Oo. Tapos nag-claim kasi sila na sila yung pinakaluma. Wala silang proof. Ah, ganun. Okay, sa inyo kasi meron. Meron kami proof. Yung seal talaga niya na ito. Oo. Ayan, nasa taas pala yung 1730 na seal talaga. Oo, okay. Ano lang ito, miniature sa Parian before. Sa Parian, no? Yung sa labas ba? Kasi Parian is a mamayaman na nakatira dito. Yung Chinese community siya. Oo. Yan po yung bahay. Doon tayo sa maliit. Oo, doon tayo sa maliit. Okay. Tapos yung kalahati nito, parang sinira na. Oo. Kasi yung 1800s is pinagbabawal. Ay, may earthquake siya na malaki daw ah. Oo. Tapos natakot yung second owner na baka ito makapunta dito sa kabila. So saan kami pumasok kanina? Eto o dyan? Doon. Hindi, yung sa may galsada. Doon.
Ah, doon banda. Ah, okay. Doon siya sa dulo. Ito, ito po yung ano. Ah, dyan. Okay. Yun yung kanto. Tapos yan, yung bahay na yan, parang 7-11 na ngayon. Okay. Yan. Ipaputang kulon doon. Ah, oo. Ito yun. So, papasok tayo na ganun. Pasok. Okay. Sayang lang yung simbahan. Ito sana yung pinakamagandang simbahan dito sa oo. Buong Cebu. So, sino na po ang may-ari ng bahay na ito po? Ngayon is uh-oh. Ang C family na po. Is Chinese. Ano daw? C? C family, SY. SY. Parang ano na nila? Oo nga, parang ano, no? Related, no? Related. Related sa mga C. Pero parang malayo na related. Kasi oo. Kasi ano lang yun, nagkatugma lang yung... Ang story kasi nito is yung nag-Sikan Expedition, kaya napunta yung institute dito is yung Sikan Expedition, yung si Father Anang Juan Manuel Lopez de Legazpi, nagdala siya ng 15 families. Oo. Tapos yung 15 families is nagkaanak. Tapos need naman nila yung tuturo sa anak nila. Kaya invite nila yung Jesuit magpunta dito sa Pinas. And then ang ano naman nila, yung problema naman nila saan nila ilalagay. Kasi yung Agustinian is, yung Spanish talaga is, na-clean na nila yung Plaza Independencia ba na sila na yung parang teritorya na nila ito. Oo. Tapos yung mga Jesuit is, they challenge it na kaya nila i-convert ang Chinese into Christianity. Kaya nilagyan nila ito sa Parian. Okay, yung okay. Mga Chinese is willing naman sila ma-convert into Christianity. Kaya natayo nila yung simbahan ng pinakamaganda. Pero wala na ngayon, no? Okay, kasi na yung Agustinian is yung cathedral. Oo. Is nipahat pa kasi sila noon. Oo. Walang nagsisimba. Dito lahat nagsisimba kasi. Kaya nagsiselo sila ba? Oo, nagsiselo sila. Wala kang simba sa kina, wala silang income. Tapos nag-petition sila sa governor ng Cebu sa yung mga pinaka-ama talaga ng mga sumin niya na bakit daw magano pa ng ibang simbahan is oo. Kami yung nauna. Oo. Kaya nga nasira. Pero itong mga bahay na ito, kuya, wala na to. Oh, wala na to, na. Wala na yan, no? Kasi yun na lang talaga, ito na lang ang natitira, no? Yun, no? Sa tagal ng panahon, parang iba-iba na. Sayang. Tapos yun yung dayroman, ano parang explanation niya kung paano bakit sinira yung ano. Oo. Yung doorboard ng kabila. So ilang percent na original itong bahay ko yun? Yung bahay talaga is original talaga. Lahat, no? Mula dingding. Ano, ito, sa, ito, no? Original ba ito? Coral stone. Coral stone. Wow. Tapunta tayo sa kabilang gallery po. Ah, sige. Dito, ito po yung ano, explanation niya. Paano dinulis yung ano? The demolition of Iglesia de San Juan Bautista. Tapos ito, demolition of Iglesia de San Juan Bautista naman. Ito yung Alba-Alba, sabi nyo lang is, ano daw lang? Okay, so ulitin lang natin ano, lahat ay original itong bahay. Ayan, so hindi dito yung daanan papunta sa taas. So meron siyang sarili, nandito. Iikot tayong ganon. Tapos ito yung pinaka-exit. Mababa mo. Hindi ka na. Hey, one house yun. Oh, ito na. Wow. So ganito siya noon, no? Noong 1800. Ba dito? Air condition dito, Miss Black? Ano kasi ito? Medyo mainit yung panahon. Mainit yung siya. Oo. Ito, ano na ito, parang history natin na. Oo, mga ito history. Ito naman po is yung parang map na nag-divide ng Cebu ito, 3 na lahat. Sa Plaza Independencia is yung mga Spanish. At dito sa Parian is yung Chinese. O Parian. No, yung Cebuanos is sa San Nicolas proper, yung papunta na sa Pasil area. Oo. Ito talaga yung pure na Cebuanos. Oo. Mga Pilipinos, yan yung pure si Pilipinos. Na nakagkahalo na yung Chinese, Spanish, American, nagiba na. Saka ito naman po yung unang... Poleo de San Juan. Pilipunso. Yung unang eskwilahan na ipatayo. Poleo de San Indiposo. Yung na ipatayo ng Jesuit, unang eskwilahan talaga. Kaya guys, sinira na siya. Tapos oo. Ang nagmamanis naman ngayon is yung San Carlos. Ah, University of San Carlos. Ito, Teatro. Teatro Oriente. Teatro Oriente. Mga 1 million. Ito, hindi na siya.
Parang building na lang yung nakatira. Ah, talaga? Parang ruins na lang siya, ganon. Tapos, ang nakatira is yung slip. Oh. Ano po yan? Yung sa sili? Ano ito? Okay, ito dito. Ito? 100 years old. 100 years old. Move, ano to? Parang projector. Sa mga sinihan. O, sa sinihan. Yan po yung nilamit ito, dati. Ah, dyan sa Theater Oriente. Okay. So, dito tayo galing kanino. Pinasok natin kanina. Oh, yan. Ah, open ba yun sa public? Yung kabila? Hindi. Okay. Okay. Mamaya puntaan natin. Sa kabila lang dyan dito. Kabila. Ah, dyan lang? Okay. Kasi dito kayo eh. Oo. Ito, ito sa Karkar lang ito. Malayo na yan. Pero maganda to. Karkar daw. Pero open din siya sa public viewing. Malapit lang siya sa tawag nito. Sa City Hall lang. Dito naman is yung kasya katalagay ng Dukay. Is Apple pa. Hindi sa Dukay purposely. Ano lang siya. Kung nag-ayos kami ng mga poste niya, ito. Oo. Kasi, parang... Ano nag-ayos kayo? Okay, nag-ayos namin kasi naging ganito na siya. Ah. Ah, talaga? Nag-rapin na yung buta. Oo. Kasi may tubig siya sa baba. Mag-bukay kang mga 1 meter. Ah, oo. May tubig galing. Siya. Ah. So, anong ginawa nyo? Kailangan simentuhin para may patungan. Oo. Okay. Kasi every year kasi is mayroong gathering dito sa Cebu yung gabi sa kabilin. Ano ibig sabihin nun? Eh, parang lahat ng museum in one night mag-open siya in yung 200 pieces mo is pasok na lahat ng yung Ah, talaga? Every year yan. Oo. Every last Friday of May. Ah. Kaya parang nilagyan lang. Sinuport namin kasi maraming tao kasi. Oo. Kasi talagang nilagyan nila ng simento kasi yung pinakailalim daw ng poste, tubig na, no? Tapos naging ganito na nung tumagal. Naputo na yung sa baba. Oo. Yan. So mas matibay na ito kasi simento na yung pinagpatungan. Tapos yung ticket kasi na binita na is 10,000 na ticket. Oo, grabe to. Yung mga pipasis, may takay ng gawa nila dito. Kwarto nila. Okay, parang yung history nila, ano nila sa Nipunan, tawag ito. Visionary, mission, tapos hindi ko naman siyari binabasa din. Ito. Eh yan po yung dito, tapos ito yung sa baba. Ito lang ito sa dito. Okay, nakatayo yung mga, tapos tayo yung bahay is Minipunan. Okay, so bahay ito ng mga Jesuit, mga kaytubero ha. Ayan. Okay naman tayo sa taas. Wow. May baka lang siya. Oo. Saan po yung main gate niya? So inaayos niyo yung ano niya, sir? Yung ano yan, yung bubong sa taon. Ah. Kasi yung pumapasok yung ano. Yan po yung Jesuit cell niya. Ay, oo nga, no? You know, hindi natin matanaw. Grabe. Ayan, dyan po yung ano, yung lumang pintuan. Pero hindi ka lang, nanon ng bakter. Ito is, that originally talaga ito. Parang yung second owner na is, parang malaking pamilya sila.
Tapos ginawa ito ng limang kwarto. At oo. Ang kagalan is pag sinira nila, pinalitan nila medyo maliit. Kahaba yung... Ah, malaki, kwarto. Malapad. Pagkatapos dito, magsisimula. Oo. Ito, paakyat. Eh, ah, so pinaliit nila. Pinaliit ang pangulong nangyari. Oo. Anong taon yan? 1910 na po. Nagsimula sila nakatira dito ang yung pangulong nangyari. 1910. Yung, ngayon na lang nangyari is 1950s. Oo. Nabiliit nila ito. Ganda naman. Anong kahoy ito, boss? Magkuno. Ano no? Magkuno. Magkuno? Oh, yung ayon mo. Oh, ngayon ko lang narinig yun, ha? Magkuno. Ano sa ikaw sa inyo dito? Ang ganda naman dito. Ang laki, ang laki pala. Kasi yung iba, mag-claim sila na kami yung pinakaluma. Oo. Wala kayong parang birth certificate namin yan eh. Kayo meron, ayun o. Oo, so legit na 17. 13 na tapos siya. Ayun o mga kaytubero. Nakaukit talaga siya sa may bato. Kasi ayun o. Start to tinayo 1700s. Ayan. Tapos nasa tapos sa 1730 years sila. 30 years na tinayo yung bahay na. So may patunay na 1730 itinayo ang bahay. Ito yung pangalawang owner talaga. Alin, ano po? Ito yung pangalawang pamilya na nakatira dito. Ah, okay. Sila po yun. Spanish merchant na doon. Ano pong pangalan niya? Baris, ito. Oh. Tapos ito po yung panglimang lulunan niya. Ito pong batang ito is siya. Nakatira siya dito parang 1 year old ata yan. Tapos nung 86 birthday niya, oo. Sabi siya sa nag- ano sa nangyayari na gusto kong i-celebrate yung birthday ko dito, 86. Ah, talaga? Dito niya sinelebrate? Ito siya ngayon, hindi ko alam kung buhay pa kasi 2012, 11. Oh, so ito na siya ngayon. Barang 90 plus. Asan na kaya siya ngayon? Yan po yung nangyayari ng Costa Villa Resort kasi ka Montebelli Hotel. Oh, 86 ngayon, walang 96 na ito, 98. Oo. Hindi ko alam, buhay pa yan. Kasi naka-wheelchair na yan eh. Oo, kasi iba na yung may-ari ngayon eh, no? Okay. Nag-ano lang siya, isang gabi lang, na parang nirequest niya ba? Na mag-celebrate dito. Kasi nakatira siya, kasi yung bata siya nakatira siya dito. Oo. Kasi nung bata siya, tumira siya dito sa bahay. Oo. Kaya gusto niya mag-85. Oo, no? Yung ano ng bahay, yung alaala, memories, no? Ayan, eto siya o, yung bata. Ito. Ayan siya. Cute. Tapos, yung second floor niya talaga, yung arang bako. Tapos yung parang malapit sa 1 meter ata itong ano. Oh. Ay, medyo yung baba pala 1 meter. Yung lahat sa taas, medyo ano na, medyo malipis na kasi nasa second floor na kasi. Ang galing naman ito, boss, signal ko lang itong TV ah, na natin yung brown. Ah, GE! Ayun oh. GE. Tapos yung electric fan nila. GE din. Grabe yung. Sa probinsya, ganito talaga yung mga upuan, no? Mga haba. May tawag dito eh.
bangko. Pero mahaba eh. Mahabang bangko. Parang probinsya na. Parang oo nga eh, oo. Probinsyang probinsya. Yung pangmayaman is talagang nakano niya. Oo. Grabe mga kaisipero. So doon sa mga mapapadpad dito sa Cebu, sa mga nanonood dyan, kung magagawi kayo dito sa area ng Cebu, malapit sa city, ayan, pwedeng yung dalawin itong ano na to mga kaisipero, itong Museo Parian sa Sugbo. Ayan o. Diba? Ano to? Stereo. Jukebox? American, ano? Tapos American din eh. O siguro dinala na lang nila rito, no? Ano, parang may nag-donate ba? Ay, may nag-donate. Gumagana yun eh, parang yung singko talaga, no? Oo. Ah, ito? Yeah. Beautiful life. It's a beautiful life. Ganun ba yun? So ongoing yung restoration nito ko yan no. Yung bubong ang importante. Oo. Tapos sana lang yan parang nakikita siya kasi yung hunting center yun. Kumukulong nito. Paano ng bigyan? Ano? Tayo na lang dito para pangalawa na nila. Nag-ana sila sa barbecue nila sila na. Okay, so dito tayo galing kanina, ano? Okay, so balik tayo dito. Grabe ang laki ng bahay, no, mga kaitsubero. So kung mapapansin nyo yung mga pinto, even yung mga bintana, oh, talagang original sila. No? Oh. Grabe, ang laki ng bahay. Grabe, ang laki nito, sir. Hindi ko akalain na ganito siya kalawak. So ito na yung exit pababa. Ayan, dyan tayo dadaan palabas mamaya. So dito muna tayo. Wow. Do not touch. LC Smith and Brothers. Boss, so nag-o-open ito from anong araw? Sabado. Monday to Sabado. Oh. Tapos 8 to 4 lang.
8 o'clock ng umaga hanggang 4 o'clock ng hapon. Oh, cash register. Tapos yung sa maliit, parang calculator ka? Calculator? Kasi numbers ka kasi siya. Sa calculator. Ito kay ano to? Steamer at saka yung bayo. Steamer. Sa siopaw. Ah, okay. Sa siopaw. Tapos ito yung ginagamit ng hardware dati. Ito po yan. Ito. 1960s ata. Ito na yung mga bagong may-ari, no? Sila na po. Ama ng may-ari. Ama ng may-ari. Ano ngayon kasi yung nagmumalis? Oh, fam. Okay. Ito yan, pure Chinese. Oo nga, no. Tapos dito sa kapila yung ito, sa aluminium, sa vidral. Oo. Taka ito sa yung dyan, yung sinasay, yung dinadaanan dati sa ano, yung sinulog, tawag ito. Santo Niño Cathedral. Ito yung Abiliana, papunta Abiliana. School days. Siyempre, lakad-lakad lang tayo nung araw. Diba? Galing nga itong baulo. Chinese? Oo, Chinese, no? Okay, so silipin muna natin yung kanilang kitchen. O, diba? Ito yung typical na probinsya nung araw. Oo nga, pang mayaman. Oo. Diba? So, kahoy-kahoy lang nung araw, ano? Pilipino noon, hindi mo lang yan. Sa atin, isa lang yung pangulit na. Kasi lupa lang. Diba? Pang mayaman na. Ito ba yung sa ano, halo-halo? Ice crusher. Ito, gilingan. Malagkit? O, oh, kanin din. Ang hindi palutok, tawag ito. Bigas. Bigas, okay. Kasi yung gamit sa mga bata ba? Oo. Ginigiling. So, wala pang sirilak noon eh. Oo. Ginigiling mo na yung tawag. Oo nga, no, wala pang sirilak noon. Halika na mga kaijobero, labas na tayo. Kasi nagugutom na kami. So from the airport, dumating kami dito ng 8:30, mga ganon. Tapos dinrap namin yung aming mga luggage sa hotel. And then dumiretso na kami dito. Ayan. So eto na yung ano, yung exit natin. Sir, thank you ah. Maraming salamat po. Oo, nakuha na ko yan. So, halos kalapit lang ito ng Yap San Diego Ancestral House, ano? Pero kung mapapadaan ka rito, parang akala mo wala yung bahay kasi hindi mo siya mapapansin. Pero kailangan mo talagang pasukin kasi ayan siya mismo, mga kaijubero.